Naging mapaghamon ang taong 2020 sa bawat Pilipino at sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon, at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO sa pagbangon ng Pilipino sa anumang pagsubok. We will get through this crisis as one nation. Pamagitan ng state-of-the-art 25,000 watts fully digital AM power stereo transmitter. Ito ang DZME 1530, numero uno sa paghahatid ng mga sariwang balita, impormasyon, komentaryo, alit, musika at public service. DZME 1530, una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Rex Cayanong sa Target on Air. Marami na raw mga kaibigan yung mga troll ho sa social media at hindi na ho bago ho yan. At isa nga ho yan sa malaking makinarya ho ngayon, kung paano ka ho pabagsakin sa takbo ho ng politika ho ngayon. At ito daw ho ang tinatarget ho ngayon, yung mga kalaban o no, mga kakampi ho nilang politiko. At kung di ako nagkakamali ho dito, isa na ho dito, ito ho si Senador Pampilo Ping Lacson. Eh di ba siya nga ho yung unang nag-expose at sinasabi nga ho nung mama na meron daw ho mga troll farm o may mga nagpipinance na ilang malalaking tao. Sa madaling salita, kung siya ho ang tinatarget ho ngayon, ano mga troll o yung mga kalaban ho sa administrasyon, eh, ano pa ho yung expose ho niya? Meron ho siya nakuha ang Intel report na sinasabi ho nung mama na meron daw hong ilang cabinet secretary o USEC pa. Eh, di ba? Kaya nga ho, gumawa nga ho ng resolution, kung natatandaan nyo, yung 12 senador para ho imbestigahan yung mga kumakalat ng mga troll farm o yung mga sinasabi mga fake news ay nagpapakalat, kagaya ho yung unang arangkada ho ng ECQ. Eh di ba meron hong lumabas sa social media regarding ho dun sa ano, kapag ka wala ka hong bakuna o vaccine, aba hindi ka hong makakatanggap ho nung ayuda na galing ho sa gobyerno, mga kaibigan. Kumbaga nagpanik eh. Eh di ba nagkaroon nga ho ng kalituhan, maging dyan ho sa lungsod ho ng Maynila, sa Las Piñas, ang sisti ho nyon, guluhin lang. Kaya nga simbilis ho ng kidlat, nakipag-ugnayan ang tanggapan ni MMDA Chairman Abalos sa tanggapan ho ng NBI Cybercrime Division para imbestigahan yung nagpapakalat ho ng fake news. Kumbaga hindi ho nakakatulong ho yan eh. Nakakalito ho yan sa taong bayan ngayon. Ang sisti ho dito ni Senador Pampilo Ping Lacson, kaya daw ho na-block ho yung nasa 200 hong troll na sinasabing eh, kumbaga ang iinsulto kay Ping Lacson dahil makaraang di ba nakipag-usap nga ho siya. Ang plano ho niya, kumbaga ilahad ho niya yung pakipag-usap sana kay Vice President Lenny Robredo. Kumbaga nagkaroon ho ng kulay ho yun kasi ang plano nga ho nila, kumbaga one-on-one, isa lang ho makakalaban ho ng administrasyon. Kaya nga mabilis ho silang nagbuo ho ng team eh. Kaya nga yung iba, teka mukhang questionably ho kami dyan eh. Diba? At kumbaga nagpaliwanag ho dyan si Tito Sen. Ano ho sabi ho nung mama, teka itong binuo ho namin team, ito hindi ho kalaban ho ng administrasyon. Kumbaga, nasa gitna lang ho kami. Na doon ho pinagdududahan na, yung team na yan eh. Kumbaga, kakamperin ho ng administrasyon ho yan at hindi na ho bago ho yan. Sa kampo ho ni Ping Lacson. Eh di ba kung natatandaan nyo, nung tumakbo ho si Madam GMA Arroyo, nung makalaban ho si FPJ, di ba may mga kumausap na ho dyan kay Ping Lacson, isa na ho dyan si yung dating senador, di ba na si Gringo Hunasan, na kumbaga mag-withdraw na, wag na ho tumuloy, doon ho sa plano ho niya. At itong pagtakbo ni Ping Lacson, mga kaibigan, kumbaga
Hindi na ho bago. Adon ho sa mga nakakaintindi ho sa lakad ho nung mama. Kaya nga dito sa 200 troll na to, ito ho yung bilak ho nung mama. Sinasabi, hindi ho eh. Ito ho yung i-insulto. Makaraang ilahad ho niya yung pagpupulong kay Vice President Lenny Robredo. Dahil kung natatandaan nyo, di ba nung last week, kumbaga meron ho proposal at inalok ho ni Ping Lacson. Ito si Vice President Lenny Robredo, kumbaga yung sure unification formula para ho dun sa darating ho na botohan. At hindi ho tinanggap ho yan, kumbaga binaliwala ho yan ng kampo ho ni Vice President Lenny Robredo. At nung nakarambuan, di ba nung kasagsagan ho nung ano, kagaya ho dyan sa Bulkang Taal. At napakarami, kumbaga lumalabas ho dito, abay parang biktima na rin ho ng troll. O yung sa social media, ito ho si Ping Lacson. Ang estilo ho kasi niyan, kumbaga ginagastosan ho kasi yan eh. Halimbawa, gusto mong ibuso yung isang istorya na yon. At kung gusto mo ikalat lang ho dun sa, bawa kung ang gusto mo yung sa Central Visayas, ganun na ho kahitig ho kasi ngayon eh. Na kahit hindi mo ho friend, kumbaga papasok ho dun sa news feed mo, gamit ho doon ang credit card. At poponduhan mo ho yun. At kung magkano ibabayad mo ho doon sa pagbubuso sa social media, at meron ho katumbas ho yun na ilang katao lang ho yung makakabasa, kumbaga yung makakakita. Kaya eto na ho ngayon ang mundo ho ngayon sa politika. Hindi ho kagaya ho nung araw na ang labanan ho mga kaibigan talagang kumbaga dikdikan ho sa entablado. Ang pagkakaiba lang ho ngayon, kumbaga makabago na. Diba? Gawa nga ho ng social media. At ang plano ho dito, abay imbestigahan. Diba? Kaya nga ho, nag-request ho yun, 12 senador. Ang problema, sa umpisa lang ho, kumbaga hindi na rin ho nila itinuloy yung para malaman kung sino ho yung nasa likod na yan. At sa isang bansang nangunguna mga kaibigan, kumbaga dito ho sa ano, yung napakahabang oras, diba, sa social media o sa SocMed, na hindi daw ho nakakapagtakang yung mga ibang account, abay nalalaman ho nila na tetrace ho nila. Eh diba, meron nga hong ano, meron nga hong programa ho sa isang himpilan ho sa radyo, kumbaga isang account, o yung isang Facebook din ho ang gustong gamitin. Kaso malabo ho yun eh. Eh kumbaga ho, napakaluwag ho ngayon sa social media. Lalo naman kung wala ka naman ho nilalabag ho dun sa account na yon. Napakadali ho kasi gagamit ka lang ho ng pangalan. Tapos eh, meron ka ho mga friend. At hindi na ho yan mabablock. Ang system ho kasi, minsan ginagamit ho sa hindi ho maganda. Kaya kapag ka ho, marami ho yung nag-report, kagaya ho sa advertising. Diba? Malaking dagok din ho yan sa mga kasamaan ho natin sa profesyon, lalo na ho sa print, sa news tabloid. Abay, bakit ka ba? Hindi ho kagaya ho nung araw, nakabagga ho meron ho mga flash report o breaking news, eh bukas pa ho lalabas ho yun eh. Diba? Sa iba't ibang pahayagan. Eh ngayon, sa Facebook ho, abay, impronto. Eh minsan kung sino pa ho yung naandun ho sa area, abay sila na ho gumagawa ho yung news at kumbaga courtesy na lang at nilalagay na lang ho doon na galing ho doon sa municipality na yon. At yun ho pagkakaiba ho dyan ngayon. Kaya hindi daw ho nakakapagtakan na lumaganap daw. At kumbaga ito hong troll form na to at bilang isang pangunahing ma-impluensya. Na ang sabi ho dyan ni Ping Lacson, dapat daw isipin, kumbaga ilang milyong kababayan ho natin ang nakababad ho dyan, kumbaga nakatutok ho ngayon. Lalo ho pa ngayon ho pandemic, halos lahat ho talaga nakatutok ho ngayon sa Facebook, sa social media. Kaya minsan ho yung mga kabataan pa lang ho, mas aktibo pa eh. Diba? Dun ho sa paggamit ho ng Facebook na yan. Kaya sa isang bansang nahaharap ho ngayon sa krisis yung mga kaibigan, lalo na ho dun sa pangkalusugan, malaking bagay ho na yung pagpapalaganap po ng wastong impormasyon. Ang dami ho niya, mga biktima niya, kagaya ho niya, ano, kung natatandaan nyo, si Senador Francis Kiko Panghilinan,
Eh di ba't winasak mo yung pamilya ho nila sa social media? At ang ginawa ho niya, nag-file ho siya sa NBI, sa Anti-Cybercrime Division. Abay, pagkatapos ho niyang ma-file, eh pinoso dun ho sa kampo ho ni na Francis Pangilinan. Abay, wala pong isang oras, yung channel ho dun sa YouTube, bay bigla hong na-block. Eh siguro, inalis ho nung may-ari hong account na yon. Eh kumbaga halos lahat ho yun, puro ho paninira. Kagaya ho sa kampo ho ni ano, ani pambansang kamaumani Pacquiao, bay matapos hong akusahan, di ba ang ating administrasyon. Pero ang depensa ho nung mama, bago ho lumipad, papunta ho sa Amerika, abay sabi ho niya, hindi ho, kakampi ko ho ang administrasyon at tumutulong ho ako kay President Digong, di ba, para ho mahubaran ho ng maskara ay yung mga korap ho dun sa gobyerno. Eh ang problema ho kasi, may mga in-expose ho siya, eh kumbaga sabi nga ho, kulang. At wala hong sustansya, di ba? Ngayon, ang system naman ho neto, abay dapat daw ho tumulong ho tayo. Kumbaga yung pagpapalaganap po nung ano, yung tunay ho na balita. At ibasura ho yung mga fake news, o yung gumagawa ho ng mga troll na yan, eh yun ho ang maganda. Di ba? Eh ang system ho kasi neto, may mga ilang politiko rin ho kasi, abay ginagamit din ho nila yan. Di ba? Pang-atake doon ho sa kalaban ho sa politika. At kung isa-isay naman ho natin, madali ho magsabi. Hindi ho, dapat ho, investigan ho yan eh. Ay, yung mga troll farm na yan. Eh di ba, una nga nag-expose ho niyan si Trillian, si Senator King Lacson. Eh di, mas higit ho siya ho nakakaalam kung sino ho yung nagpapondo na yan. At isa ho din sa mga binanggit ho niya, isa pa ho din sa mga USEC, ang nasa likod, kumbaga nag-organize para gibain kung sino yung lalaban ho sa administrasyon. Ha? Oras sa Pilipinas sa 3:16 ng hapon. Ang oras atin sa inyo ng PCSO. Simula pa taong 1833 hanggang sa kasalukuyan, misyon at responsibilidad ng Philippine Charity Sweepstakes Office ang kawang gawa. Ang mga larong sweepstakes, Lotto Games, Lotto Digit Games, Small Town Lottery, Rino Lotto Express at Scratch It Cards ay hindi sugat. Milyon-milyong Pilipino na ang nakaranas ng kalinga at malasakit na mula sa mga larong may puso.